Sa video na ito, itatalakayin natin ang 10 murang mga motorsiklo ng Honda na baka hindi mo pa alam. Kaya ngayon kung naghahanap ka ng isang maasahang motor sa long ride, pagdi-deliver at sa pang-araw-araw na pagsakay, ay baka makatulong sa iyo ang video na ito dahil aalamin natin kung ano nga ba ito. Mas mura ang halaga kayong bilhin at sigurado makakasulit ka mula sa pagiging mapagkakatiwalaang brand na Honda, ay tiyak na magugustuhan mo ang mga motorsiklong ito. Sa presyong 80,000 o mas mababa pa ay makakabili ka na ng mas magandang klase nito. Pero bago natin ipagpatuloy, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ito lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1, Honda RS125Fi. Ang Honda RS125Fi ay isa sa entry ng Japanese brand sa underbone segment na binudburan ng kaunting sportness at nag-aatid ng mahusay na performance actual. Na-update noong 2018 itong modelo at available sa iisang variant, particular ang standard na version nito na nagkakahalaga ng 75,900 pesos. Sama sa mga pangkaraniwang features nitong motor ay ang malaking analog instrument panel na may gear indicator, pati na rin ang engine check warning na pagpapaalala sa kung ano ang maaaring mangyari sa makina nito. Mga warning sign signal kasama ang fuel gauge na nakatutulong para sa readout ng rider habang nakasakay dito. Ito ay pinapagana ng isang 125 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder 4 stroke OHC at air cool type na cooling system, na sinamahan ng Euro 3 compliance emission at fuel injected type na fuel supply system. Higit pa doon, itong motor ay masasabi mo talagang pang commuter. Bukod sa napakadaling dalhin, matipid din kasi kumonsumo ng gasolina. Ang 3.9 liters na fuel tank capacity nito ay malayo-layo ang mararating sa average fuel consumption na 50 km per liter. Naghahatid din ng mas malakas na power output sa pamamagitan ng manual transmission na 4-speed na gumagawa ng maximum output na 9.5 horsepower sa kada 7,500 RPM at 9.55 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. Ang bilis nito ay umaabot ng 115 km per hour. Maliban pa dun, itong motorsiklo ay nagbibigay din ng mas maayos na visibility sa gabi sa pamamagitan ng mga ilaw nito mula sa harap at likod, kasama ang mga turn signal lamps na nakabaltay pa. Ang bawat pagbalanse sa araw-araw ay sinusuporta naman ng magagandang klase ng suspensions, gaya ng sa front na ginamitan ng telescopic fork, habang twin shock absorber naman sa rear suspension nito, kasamang braking system na naka-disc sa front at drum brake naman ang rear. Ito ay nakabalot sa mga tube tires na may sukat na 17 inches. Meron din itong maliit na underseat compartment para sa ilang mga mahalagang bagay na pwede mong pagkasyahin. Kaya ang sakyan ng dalawang tao at may ground clearance size na 135 mm. Ang seating height nito ay nasa 767 mm at kayang sakyan ng hanggang sa 5'2 ang height. Sa presyong 75,900 ay hindi ka na lugi sa motor na ito. Number 2, Honda Wave RSX. Isa sa mga unang sumikat na nameplate ng Honda motorcycle ang Honda Wave. Magmula pa noong 1995, habang ilan pa lamang ang motor sa lansangan, ay nagpapasikat na ang Honda Wave bilang isang reliable commuter bike na may underbone design. At hanggang ngayon ay masasabing consistent pa rin ang performance ng scooter na ito sa kalsada ng Pilipinas. Kaya naman, marami pa rin ang tumatangkilik dito lalo na sa mababa nitong price tag. Mapagkakatiwala ang performance at siguradong tatagal. Kaya naman ngayon sa bagong Honda Wave na RSX ay tiyak pa rin ang katatagan, sulit at pagiging reliable nito sa kahit saang biyahe. Inilabas ang bagong Wave sa iisang variant ng disc na nagkakahalaga ng 64,900 pesos. Pinapagana ito ng 109 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4 stroke single overhead camshaft at may cooling system na air cool type. Naka fuel injected type ang fuel supply system na nakakonekta naman sa isang 4-speed manual transmission ito, at gumagawa ng 8.6 horsepower sa kada 7,500 RPM at 8.70 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang average top speed ng motor na ito ay umaabot ng 100 km per hour. May fuel tank capacity na 4 liters at kumukonsumo ng 50 km per liter.
Kasama sa mga nagpapaganda sa Honda Wave ay ang mga bagong security at safety features nito. Gaya ng pagkakaroon nito ng shutter lock system sa key ignition, engine check warning at magandang braking system. Naka-disc brake ang front at drum brake naman ng rear brake. Ang mga suspensions din na ginamit dito ay napaka-reliable. Sa front ay naka-telescopic fork habang naka-twin shock absorber naman ang rear. May kabuang sukat ang mga gulong nito na 17 pulgada. Maliban dyan, ang ilan sa makikita mo pa sa bagong Wave RSX ay ang mas pinagandang analog meter panel na may kasamang fuel gauge, speedometer at ilang pang mga sign. Kabilang din sa mga pang-external na bahagi nito ay ang signature design ng headlight, mga tail lamp at turn signal lamps nito. Nagbibigay ng mas maayos na visibility lalo na sa madidilim na kondisyon. May starting option na kick and electric at may kabuang bigat itong motor na 99 kg. Ang ground clearance naman ito ay may sukat na 135 mm habang ang seating height ay nasa 760 mm. Ayon sa Kiano upuan ng hanggang sa 5'2 ang height. Kaya naman kung naghanap ka ng mapagkakatiwala ang motor na siguradong tatagal, ang Honda Wave ang isa sa may o-offer ko sa iyo sa presyong 64,900 lamang. Number 3, Honda T-MEX Supremo. Nai-update ang modelong ito noong 2017 pa. Hindi ganun kadalas ang pagbabago dahil sa talagang pinagkakatiwala ng kahit na sino ang Honda Supremo. Ay isang bona fide workhorse na kayang harapin ang anumang sitwasyon na darating. Ito ay paborito din ng mga may-ari ng negosyo na gumagamit ng mga motorsiklo bilang kanilang pangunahing paraan ng transportasyon at ng ibang mga rider na naghahanap buhay para makausad sa pang-araw-araw. Ang T-MEX Supremo ay isang maaasahang motor na ipinagmamalaki ang kalidad at pagiging maaasahang modelo nito na nagmula sa Honda Motorcycle. Ang karaniwang features ng two-wheeler bike na ito ay naka-halogen ang headlamp at isang analog na gauge, ngunit walang tachometer. Itong bike ay may ituturing din isang bare bones machine na walang anumang arte sa buong katawan at iba pang mga amenity na makikita, ligaya ng sa mga premium bike na gaya nito. Gayunpaman, ipinagmamalaki ng Japanese brand manufacturer ang pagiging maasan at matibay ng isang ito. Pinapagana ng 150 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, four-stroke, air-cooled type na cooling system na gumagawa naman ng sapat na maximum output na 11 horsepower sa kada 7,500 RPM at 11.16 Nm ng torque naman sa kada 5,000 RPM. At sa pamamagitan din ng 5-speed shifting nito at naka-manual transmission, ay kinakayang maghakot ng mabibigat na bagay. Kaya ang ilan sa mga kababayan natin ay nilalagyan ng sidecar panghanap buhay. Pati na rin ng sapat na fuel tank capacity nito na 10.3 liter na kaya rin maging matipid sa konsumo na umaabot ng 50 km per liter. May matitibay na suspension sa front na ginamitan ng telescopic fork at rear suspension na dual shock absorber. May seating height itong motor na 782 mm at tumitimbang ng 125 kg. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ng 78,900 pesos ito dito sa bansa. Number 4, Honda Genio. Isang cool at may pagka-retro type na scooter mula din sa Honda ay nagbibigay naman ng kaaya-ayang dating para sa marami dahil sa ilang detalyeng pang-external na kahit sinong mga newly generation ay mapapabilib sa pormahan ng isang ito. Ang cool na design ng pagka-old school na binahagian din kahit papano ng mga makabagong specs and features para sa nilalaman nito. Gaya na lamang ng naka-LED type na headlamp with accessories power outlet na pwede mong gawing charger ng cellphone. Ang circular shape instrument cluster na naka-digitalize ay nagbibigay din ng mas malinaw na impormasyon sa makakagamit nito. With pass switch, engine check warning at may security feature sa ignition system na shutter lock. Ilan lamang yan sa mga nilalaman pa nito. Pagdating naman sa makina, ito ay pinapagana ng 110 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, four-stroke, single overhead cam, air-cooled type na makina at may fuel system na PGM-FIO program fuel injected. May fuel tank capacity ito na 4.2 liters at kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 55 kilometer na takbo. Hindi rin nalalayo sa ibang scooter ni Honda ang transmission nito na ginamitan ng continuously variable transmission with gearbox na variable speed na kayang mag-produce ng maximum output level na 8.85 horsepower sa kada 7,500 RPM at 9.3 Nm of torque naman sa kada 5,500 RPM.
Maganda rin pang long ride ang isang ito dahil sa ilang convenient features na meron din ito. Hindi nakakangalay upuan ang makapal na foam ng seats. May front footboard with retractable hook at may under seat storage na pwedeng paglagyan ng mga gamit. Ang mga suspensions na napaka-reliable na ginamitan sa front ng naka-telescopic at rear suspension na swing arm, single shock absorber at mga safety measures sa braking system na naka-single disc type sa front at drum brake naman sa rear nito. Hindi rin nakaka-hassle ang mga gulong na naka-tubeless na at alloy naman ang mags na may kabuang sukat na 14. At itong motor ay tumitimbang ng 89 kg na kayang-kaya ding dalhin ng mga lady rider natin. Ang seating height nito ay may kababaan lang din na may sukat na 740mm na may kasalukuyang presyo naman dito sa bansa na 72,900 pesos. Number 5, Honda Dio. Isa sa aim ng motorsiklong ito ang i-cater ang mga taong nagbabalak magmotor kesa mamasahe sa pang-araw-araw. Isang budget-friendly na scooter mula sa Honda na nagbibigay din ng tsansa sa mga taong nangangarap magka-scooter na mula sa kilalang brand sa abot kayang halaga lang. Pero sulit naman sa mga nilalaman, may katipiran sa gasolina at may kalidad na maaasahan. Pinapagana ito ng 109 cubic centimeter na displacement capacity, naka-single cylinder, four-stroke, single overhead cam, at naka-air-cooled type na cooling system. Di gaya ng ibang scooter ni Honda, ang commuter bike na ito, pagdating sa kanyang fuel system, ito ay naka-carburetor pa. Pero hindi yan naging hadlang para mas maging matipid palalo ang konsumo nito sa gasolina. Dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 60 kilometer na takbo. Ganyan katipid ang isang ito kaya talagang tinatangkilik din ng marami sa atin. May 5.3 liters na fuel tank capacity at naka-CVT type ang transmission with variable gearbox na kayang mag-produce ng maximum output level na 7.89 horsepower at 7,500 RPM. At 8.91 Nm of torque naman sa kada 5,000 RPM. Ang average top speed nitong motor ay hindi bababa sa 78 to 80 km/h. Kung di ka naman maselan at ang hanap mo lamang ay may magamit sa kada araw na pakikipagsapalaran, isa na rin sa may i-offer sa'yo ng Honda itong Dio 110. Nagbibigay din ng komportabling pagsakay dahil sa makapal na foam ng seat at mga reliable suspensions na ginamitan ng telescopic fork sa front at swing arm single-sided monoshock absorber naman ang rear suspension nito. May underseat compartment storage na rin itong motor na pwedeng paglagyan ng ibang bagay. Mga ilaw na kahit papano'y maliwanag sa gabi, naka-halogen type na headlamp at mga naka-bulb type naman ang iba pang ilaw nito. Ang seating height ay umaabot sa 765mm, eksakto lang din para sa typical na height natin. Tumitimbang ng 104kg at may kasalukuyang presyo dito sa bansa na 62,400. Number 6, Honda XRM 125 DSX. Dalawang dekada nang namamayagpag sa bansa ang motor na ito. Mapa-on and off-road ay napakainam gamitin. Isang motor na maililinya na rin sa klase ng dirty bike na may pagka-underbone na klase. Ang Honda XRM RS DSX 125 2024 model ay na-update ang itsura sa version 2. Pero ang makina nito ay isa pa ring matatag na klase na kayang makipagsabayan sa marami. Sinamaan pa rin ng mga reliable specs gaya na naka-bulb type na headlight, mga turn signal lamps at taillight. Pero may bagong external design at decals na kasama. Ang digital instrument meter panel gauge naman ito ay nagbibigay ng mas malawak na impormasyon habang nakasakay ka rito. Sinamaan ng signature design na front fender na puprotekta sa'yo sa mga tatalsik na putik. At meron din itong engine guard para din sa mga putik at para hindi dumirekta sa mismong makina nito. Ang motorsiklong ito ay nagbibigay ng thriller at adventure ride sa mga taong nangangarap at gustong mamundok na hindi na kinakailangan pang maglakad. Gamit itong Honda XRM sa bago nitong update ay siguradong makakagala ka na sa mga gupatan. Inilabas ito sa bansa sa panibagong update na may iisang variant lang ngunit may dalawang klaseng kulay na pagpipilian. Ang color white at ang color black. Napakasimple lang ng mga design nito pero nakakaakit na rin. Itong Honda XRM may pinapagana pa rin ng 125 cubic centimeter displacement capacity, naka-single cylinder 4-stroke OHC at air-cooled type na cooling system. Naka-chain drive ang makina at may transmission na manual at gearbox na 4-speed. Kayang gumawa ng lakas ng modelong ito na 9.5 horsepower sa kada 7,500 RPM. Habang ang maximum torque naman ay kayang ilabas ng hanggang sa 9.55 Newton
km sa kada 6,500 revolution per minute. Ang buong makina ay nagpapalabas ng mas mataas na speed na umaabot ng hanggang sa 115 km per hour. Ang fuel supply system naman ito ay ginawa na ring FI o fuel injected type, na mas matipid na rin kumonsumo. Ang fuel tank capacity na 3.9 liters ay kayang ubusin sa loob ng 200 kilometro na layo ng tinakbo. Bukod pa dyan, kabilang din sa magandang klase na meron sa motorsiklong ito ang bahagi ng suspension nito. Sa front, ginamitan ng telescopic fork, habang naka-swing arm dual shock absorber naman ang rear suspension nito, na para sa mga malulubak na kalsada. Kasama dyan ang mga detube tires na klase ng mga gulong nito, na may kabuang sukat na 70 by 90 or 17 sa front at 80 by 90 or 70 naman sa rear. Nakabalot ito sa isang rim type na klase ng wheels at nasa loob ang parehong naka-disc type na front and rear braking system nito. Naglalaman din ang motorsiklong ito ng isang street type na riding mode. May kasamang engine check warning for security at isang klase ng pass switch. Madaling dalhin sa on and off ride dahil nga sa dual sport ang klase nito. Mapalupa, matutubig, magandang klase ng kalsada o kaya sa mababato ay kayang-kaya. May ground clearance ang motor na ito na 144 mm at seating height na 774 mm. Kayang sakyan ng hanggang sa 5'4 ang height at nagkakahalaga ang kabuo ang presyo nito sa 75,000 pesos dito sa bansa. Number 7, Honda TMX125. Isa rin sa pinakamatatag na classic bike ng Honda ay ang TMX125 Alpha, na kung saan ay pinagkakatiwalaan na rin ng marami pagdating sa pagiging malakas at tibay ng makina na kayang gawing panghakutan kung kinakailangan. Kung naghahanap ka ng budget-friendly na motorsiklong pangnegosyo, isa rin siguro sa may a-advise ng marami ang motor na ito. Dahil bukod sa pwedeng lagyan ng sidecar, ay napakainam din talagang gamitin pang daily commuting system. Tumatagal din talaga ang kalidad ng motor nito gaya ng iba na ginawa pang pang-deliver sa araw-araw. Ang pagiging klasikong design na sinamahan ng mga features na kahit papano ay hindi na rin naman napag-iiwanan. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4 stroke OHB at naka 2 valves, at ang cooling system naman nito ay naka air-cooled type pa. Pagdating naman sa fuel system, ito ay naka carburetor type, ngunit matipid naman sa fuel consumption na umaabot sa 50 km per liter. Ang fuel tank capacity nitong motor ay may kalakihan na rin na kayang kargahan ng 8.6 liters na full tank. At malakas na makina na may maximum output level na 9.6 horsepower sa kada 8,000 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 9.1 Nm sa kada 6,500 RPM. Sa average top speed, ito ay nakagagawa ng hanggang sa 100 km per hour. At para sa iba pang specs nito, mga kaibigan, ang ilaw nito sa lahat ay nakabad type pa ang headlight at mga turn signal lamps at ang taillight nito. Pagdating naman sa suspensions and brakes, sa front ito ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka-dual shock absorber. Ang front and rear brake nitong motor ay pareho ng naka-drum brake type pa. May kabuang sukat ang gulong nito sa harap at likod na tas size 18. At para naman sa dimensions, ang seating height ng motor na to ay 759 mm na kayang upuan ng hanggang sa 5 flat ang height, at may bigat na 113 kg na kayang kaya ring imaniubra. Sa kasalukuyan naman, ang presyo nitong motor ay nasa 56,900 pesos lamang dito sa bansa. Honda Beat. Ang dami nag-aabang sa Honda Beat, ang motor ni Honda na sobrang tipid at napaka-reliable gamitin sa pang-araw-araw. Ginagamit ito ng mga delivery rider at ng mga naghahanap ng mas mahal ng kontes sa Honda Dio, mas mataas na klase na kaya makipagsabayan sa mga high-performance. Honda Beat, sa bagong pag-re-update nito, ay inilabas lamang noong nakarang taon. Ang pagkakaroon ng bagong external design sa frontal face, new look design na front shape, body graphic at mga color combination. Dito sa front, ang unang mo makikita ang bagong headlamp nito na naka-LED type na. Mas visible na ito sa gabi, mas magandang dating. Ang pagkakaroon nito ng dalawang klaseng variant na inilabas na rin dito sa Pilipinas. Ang tinatawag na playful variant at ang premium variant. Ito ay kinukumpleto ng iba't ibang klase ng mga kulay. Pagdating sa playful variant, may apat na klaseng kulay na pagpipilian, gaya ng fighting red, pearl silvestris gray, pearl night pool blue,
at Clipper Yellow. At ang premium variant nito ay may dalawa naman, ang Pearl White at ang Matte Gray Metallic. Hindi pa man natatapos ang taon ay naglabas din ng limited edition na Arctic White sa 50th anniversary na limited edition ng Honda. At pag-usapan naman natin ang ibang detalye nitong motor, kasama sa mga nabago dito ang pagkakaroon ng charging port system. May dalawang console packet sa harapan, ang isa ay walang takip at ang isa naman ay meron. Kating sa ignition system, sinamahan rin ito ng shutter lock at integrated seat opener. Di mo na kailangan pang tanggalin dito ang susi para mabuksan lamang ang upuan nito. Well, dito ay less hassle na rin. Ang newly designed digital meter panel gauge din ito ay nakaagaw ng pansin. Meron na rin kasi itong kasamang echo indicator. Mas pinalawak pa ang impormasyon na binabahagi ng motor habang nakasakay ka dito. Kasama rin sa mga convenient features nitong bagong update ng motor ay ang pagkakaroon ng retractable hook, standard flat footboard at pinalaking sukat na under seat storage na may 12 liters na. Hindi pa yun, sinamahan na rin ito ng side stand engine cut-off switch para sa mga taong nakakalimot. Magtaas ng side stand bago pa andarin ay safe na ito. Kasama rin sa mga nabago dito ang kabuang timbang. Motorsiklong ito ay mas pinagaan para sa mas optimal na balancing. Mas compact ang disenyo nito sa bagong chassis frame, tinatawag na New Innovative Light Frame Chassis. Kaya ang pinakabuuang bigat nito ay nasa 90 kg na lang. Pagdating naman sa mga chassis and suspension, sa front ginamitan ng telescopic fork at naka-monoshock absorber naman sa rear suspension. Itong Honda Beat version 3 pinapagana ng 110 cubic centimeter displacement capacity, naka-single cylinder 4-stroke, single overhead camshaft at naka-air-cooled type na cooling system. Sinamahan na rin ng ESP engine technology ng Honda para mas mapaganda ang tunog at ang fuel economy. Konektado ito sa fuel supply system na injected type at CVT type na transmission na kayang gumawa ng 6.63 kilowatts sa kada 7,500 revolution per minute at maximum torque na 9.3 Nm sa kada 6,000 RPM. Ang average top speed nitong motor ay umaabot ng 90 km per hour. Hindi adlang sa maraming kasabayan pero tamang-tama na rin sa pang-araw-araw na gamitan. Ang kabuang fuel tank capacity nitong motor ay mas pinalaki na rin sa pagkakaroon ng 4.2 liters, matagal-tagal nang gamitan yan dahil matipid din kumonsumo ang motorsiklo na umaabot ng 58.2 km per liter mahabang-habang gamitan at malayo-layong ride ang gagawin mo dyan. At syempre, oh nga pala, may bagong makina rin na inilagay sa motor na ito. Hindi ganun kabigat at magaan lang din dalhin. Kaya pati mga lady rider ay hindi mahihirapan dito. Ang bagong makina na may bagong combustion chamber na nagre-resulta sa kanyang high compression ratio, not 10 is to 1, dahil doon ay mas naging fuel efficient palalo. Good pa dyan, pagdating naman sa safety measure, itong motor ay ginamitan sa front ng single disc brake na may single piston caliper brake, habang naka-mechanical drum brake type naman ang rear brake nito. Nakabalot ito sa makakabit na tubeless tires at alloy na mags na may kabuang sukat sa front na 80x90R14 at 90x90R40 naman sa rear. Maganda ang klase ng aluminum cast alloy wheels nito. Bumagay din sa color combination nitong motor. Kating sa dimension, ito ay tumitimbang na 93 kg na lang. Ground clearance nito ay 146mm at may seating height na 740mm. Kaya pati mga lady rider o hindi mga pinalad sa height ay kakayanin pa rin itong motor. Nagkakahalaga ngayon na kabuang presyo nito mula sa playful variant ng 71,400. Sa premium variant naman ito ay nagkakahalaga ng 72,400. Habang ang limited edition naman itong motor na 50th anniversary ng Honda ay nagkakahalaga naman ng 74,900 pesos. Siyempre, hindi pa rin mawawala sa listahan ng pinakamabentang automatic motorcycle ni Honda itong Honda Click. Binansagan game changer ang motorsiklong ito at may tagline na redefine everything you know. Tinutukoy ang maraming pakinabang ng motorsiklong ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Amit pang service, pamamalengke at kung saan-saan mang lugar. Ginagamit din ito sa paghahanap buhay ng ilan nating mga kababayan gaya ng pagde-deliver at pag-angkas. Pag sinabi kasing Honda Click 125 ang motor mo, well magtitiwala ka na sa matagal na panahon na gamitan. Ngayon sa bagong update nito ay talagang magugustuhan palalo ng kahit na sino man. Itong Honda Click 125 version 3 ay may bagong external design, mga decals at color combination. Bukod sa napaka-reliable performance, ang all-new Honda Click 125 ay idinisenyo din bilang isang stunner. Nagtatampok ang pinakabagong modelo ng impressive bold design, newly graphic at color combination. Na-refine ng front face at ang body image kasama ang magagandang decals. Nagdagan din sa player ng isang sporty na disenyo ng muffler na may aluminum end cap. Itong Honda Click 125 ay mabibili mo sa limang pagpipili ang kulay gaya ng Pearl Crimson Red, Pearl Sylvestris Gray, Stellar Blue Metallic, meron din Pearl Arctic White at Obsidian Black Metallic. Ang game changer na ito ay nagkaroon din ng mga modernong tampok gaya ng bagong USB Type-A na power charging port sa loob ng console box.
Magbibigay sa iyo ng maximum power na 5 volts, 2.1 amperes para sa mabilis na pag-charge. Hindi pa yun, ang bagong external design ay mas pinaganda pa ng mga LED lighting system nito. Dahil dito ay mas mapapalawig ang visibility sa gabi, kasama ang tail light at ang turn signal lamps nito. Ang dating digital meter panel gauge nito ay nagbibigay pa rin ng mas malawak na impormasyon sa mga rider na sasakay dito. Kasama ang ilan sa mga notification, sign, digital clock, RPM at speedometer. Ngayon kung gagamitin mo naman sa malalayong lugar, itong game changer ay talagang maaasahan mo pa. Lalo na sa mas pinalaking underseat compartment storage nito na 18 liters. Kasya ang full face helmet at iba pang mga gamit. Ang bagong key ignition system naman ay nagkaroon ng magnetic ignition with shutter lock system at seat inject button para mas ma-ensure ang security at safety nitong motor. Kasama rin sa mga binago dito ay ang mga sukat ng gulong, bagong cast wheel design na alloy at isang wavy disc sa brake nito. Itong tires ay may kabuuang sukat na 80x90R14 sa front, 80x90R14 naman sa rear. Gaya ng Honda Beat, itong Click 125 ay may bago ring makina. Isang bagong combustion chamber ang inilagay dito na nagresulta sa mas mataas na compression ratio na 10:1. At mas napapataas nito ang fuel efficiency. At itong motorsiklo ay pinapagana pa rin ng mapagkakatiwalaang 125 cubic centimeter displacement capacity. Naka single cylinder, 4-stroke single overhead camshaft at naka liquid cool type na cooling system. Sinamahan ito ng fuel injected type at ESP engine technology ng Honda. Kaya naman ang fuel tank capacity nito na 5.5 liters ay matagal-tagal ang inaabot at malayo-layo ang nararating sa pagkakaroon ng fuel consumption na 48 km per liter. Itong makina ng Honda Click 125 ay konektado rin sa CVT type na transmission nito na kaya maglabas ng maximum output na 8.2 kilowatts sa kada 8,500 RPM at 10.8 Nm of torque naman sa kada 5,000 RPM. Kaya ang average top speed nitong motor ay umaabot ng 110 km per hour. Pagdating naman sa magandang biyaheng ipinamamalas nito sa pang-araw-araw ay maaasahan mo rin sapagkat ang mga suspension chassis na inilagay dito ay mapagkakatiwalaan. Sa front ito ay naka-telescopic fork habang single shock absorber naman ang rear suspension nito. Pagdating sa safety measure, ang front brake ay naka-disc type habang drum brake type naman ang rear nito. Nasinamahan na rin ng combination braking system para kahit sa mga beginner ay napaka-safe gamitin ito. Dahil kahit isang brake lever lang ang gamitin mo ay otomatikong gagana ang front and rear brake nito. Para sa magandang sukat, ang motorsiklong ito ay nagbibigay ng magandang dimension para sa marami, lalo na sa mga lady rider natin. Ang kabuang haba nito ay nasa 1,919 mm. May lapad ito na 679 mm at may taas naman na 1,062 mm. May timbang na 107 kg at sitting height na 769 mm. Kayang upuan o sakyan ng hanggang sa 5'2 ang height at kayang-kaya na rin ng lady rider. Ang kasalukuyang presyo nitong motor ay umaabot ng 80,900 pesos dito sa bansa. Honda XR150. Ang Honda XR150L ay isang commuter bike na kayang dalhin ng sinumang terrain riders na sasakay dito dahil sa pagiging flexible na katangian na hindi maihahambing sa ibang mga motorsiklo na may kategorya na gaya nito. Ang two-wheeler bike ay naglalaman ng pagiging agresibong kalidad na maaasahan mo sa pang-araw-araw, matitibay na suspensions at mga gulong na makakapit sa kahit madudulas, mababato at mapuputik na kalsada. Kaya hindi lamang pang city ride o long ride mo ito lubos na mapapakinabangan dahil nakadesign din talaga ang motor na ito para sa mga lugar na hindi basta-bastang napupuntahan ng mga ordinaryong sasakyan. Ang pagiging adventure type na klase din ng motor na ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong gustong mamundok at pumunta sa mga magugubat na lugar na hindi nakakailanganin pang maglakad ng napakahaba. Dahil sa motor na ito na pinapagana ng 150 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke air-cooled type na cooling system at transmission type na manual na kayang i-boost ang napakalakas na arangkada sa 5-speed na gear shifting. Nakakapag-produce din ito ng maximum output na 11.6 horsepower at 8,000 RPM at 12.1 Nm of torque naman sa kada 6,000 RPM. Ang 12 liters na fuel tank capacity ay may katipiran din sa pagkonsumo ng gasolina sa tulong ng decarburetor type na fuel system ay kayang umabot sa 45 km ang kada isang litro ng fuel nito. Ang suspensions din itong adventure bike ay naghahatid ng mas matibay na makikipagsapalaran sa mga terrain at mabubundok at mababatong lugar. Ang front ay ginamitan ng naka-telescopic fork at rear suspension na center monoshock absorber with coil spring, kaya ang bounce at laro nito ay napakaganda rin. Sa ibang features pa nito, mga ilaw na swak at sulit din kahit papano
Dito sa motor, naka halogen type na headlamp at mga naka bad type naman ang ilan pa sa mga ilaw nito. Kung pag-uusapan naman ang safety measure nitong motor, ginamitan na naka disc type sa front wheels at drum type naman ang rear brake nito. Sa kabuang sukat ng gulong na may 90 by 90 or 19 sa front at rear tire size naman na 110 by 90 or 17 ay bagay ka lang din makakapagbalanse sa motor na ito. Sa kabuang sukat naman ng seats nito ay nasa 825mm ay eksakto lang din gamitin ng mga tao na may height na 5'4 pataas. May bigat na 125kg at nagkakahalaga ang kabuang presyo sa bansa ng 89,900 pesos. So siguro naman ay nalaman nyo na rin ang mga motorsiklo ni Honda na kahit papano'y affordable at hindi lalampas sa 90,000 pesos. Makakapamili kayo ng maayos sa pamamagitan nitong video at mapag-aaralan nyo kung ano nga ba ang motor na pipiliin nyo. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang din dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!